Alright mga kalata, magandang hapon po sa lahat. Isa na naman pong fittings ang ituturo ko ngayon. Yung tinatawag nating elbow spiral 90 degree. So ito po siya. Ayan. So yan lang po yung formula niya. No? Napakasimple lang. Salin-salin lang naman po siya. So ang alamin lang po natin is yung kanyang formula. So ang formula niya is, ito po. Ang formula niya is 3.1416. Pagkukuha po kayo ng mga circumference ng diameter, ito po ang pinakasusi natin. So, itong 3.1416 na to, i-times mo lang siya sa mga diameter. Halimbawa, example, gagawin nito, 6 diameter nito, kaya times natin sa 6, then kalabasan niya is ito. Ayan. Then, pag nakuha niyo na yung kinalabasan niya, i-divide niyo naman sa 12. Kaya sa 12, kasi sa hati natin dito is 6. So, times 2 natin is 12. Kung bibilangan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 times 2, kaya 12. So, pag dinivide mo siya sa 12, is ito ang kalalabasan niya, 1.5708. So, sa calculator po yan, no? So, i-round off po natin ito, magiging... Pag ni-round off natin is magiging 1.6 na siya. So, yun na yung pinaka-final natin, no? So, yan. So, 1.6 is itatapat nyo lang yung compass nyo sa 1.6. Yan. Itong compass nyo is itatapat nyo sa 1.6, no? Yan, o. Yan. Yan, so 1.6. Then, tatapat nyo lang po dito yan, sa hati. Tatapat nyo lang po siya rito. Yan. Bibilang po kayo ng 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, yan. Then, numbering po. Para di po kayo mag-1, 2, 3, 4, 5, hanggang 7. Then, ganun din sa kabila. So, yan po yung ating magiging, guidelines ng ating pagsalin. So, dito naman po is, ganyan lang paggagawa niya. Gagawa ka lang ng elbow. Hinatiin nyo to sa gitna. Yan. Itong gitna na yan. Then, hati ulit. Tapos, hati ulit. Hati-hatiin mo lang siya. So, ito po yung paghati niya, no? So, yan. Pagkahati mo nito, ayan, parehas yan sila rito. Ayan, then, hatiin muli sa gitna. Ayan, hati sa gitna. Then, hati ulit. Ayan. Kung nakuha mo na yung pinakamaliit na hati niya, so, ayan, dapat pare-parehas yan. So, i-apply mo na siya rito, no? So, yan na yun. Then, barahan nyo na lang po yung kanyang itong pinaka ano niya, mula sa center point, barahan nyo lang po siya. So, hanggang ito po. So, nakuha nyo na itong pinaka hati dito, barahan nyo lang ito. Ayan. Then, sa paghati naman itong ano, hati-hatiin nyo lang sa gitna, kunin nyo lang ito. Gawin nyo muna ng bilog. Gawin nyo muna siya ng bilog, no? Galing sa pinakagilid ng elbow niya, bilogan nyo siya po ganyan. Yan. Then, hati-hati nyo naman. Ang paghati naman po is paganito. Kunin nyo to, pinakagilid sa gilid, yan. Then, transfer nyo dito. Then, ganun din dito sa kabila. Yan. Then, ganun din dito. Then, dito. Yan. So, pag nalagyan nyo na siya ng ano, eskwala-eskwala na lang. Barahan nyo na lang siya. Yan. Yan, bara-bara na lang. Para tumapat siya sa pinakahati nyo. Yan. So, yan.
So 1 2 3 4 5 6 7, no? So yan. So yan na po yung magiging formula niya. Isasalin-salin na lang natin yan. I-apply na lang natin dito yan. So pag i-apply natin, so yan, 1 2 3 4. So tandaan nyo lang po lagi, ito yung formula ng ating diameter. Ito po yung pinakasusi sa lahat ng mga circumference kapag kukunin niyo po yung kabuuang bilog. Halimbawa po is meron kayong 100 diameter, divide niyo, times niyo lang po dito sa 3.1416. Kung ano po yung kalalabasan ng compute niyo, divide niyo lang po sa 12. Depende po, meron po kasing mas malaki, mas maliit. Depende po sa magiging hati niyo. Ito kasi maliit lang. Bibilangin niyo. Kung halimbawa aabot naman kayo ng 9 dito, bilangin nyo lang yung pinaka box boxes nya, yun na yung magiging times 2 nyo. So halimbawa kapares na ito, 6 lang, times 2 lang sya, so 12. So yan na po yun. Yan na po yung kabuuan ng kanyang pinaka circumference. Ngayon kukunin naman po natin yung pinaka final guide nya para makuha po yung pinaka bilog nyo ito. Ito yung bilog nya na yan. So yun po yung nasa gitna natin is yan po yun din. Pag nagawa po natin yan dito, papattern lang po natin sa apat. So 4 pieces lang po pag ipapattern natin para yung isa hahatiin lang natin sa gitna, yun ay magiging side natin dito, tsaka para dito kabilaan din itong tatlo, parehas na lang yan. So yan, start na po tayo kung paano po siya isasalin, no? So yun na natin gagawin is pag sinali natin is number 1 muna. So number 1, tapat lang natin to dito. Ayan. Ito yung number 1 natin. So tapat natin sa number 1. Ito. Ito yung magiging number 1. Ayan. Then sa kabila din, ganun din. Ayan. Then number 2. Number 2. Yan ang number 2. Sasalin lang din natin. Napakadali na lang ito gawin. Instead na sa bahay lang naman kayo, pag-aralan nyo na lang yung mga ganito. Dagdag pakalaman sa trabaho nyo. Saka hindi kayo mainip kasi malakas makaubos ng oras to kapag nag-i-enjoy kayo. Then number 3. Kunin naman natin yung number 3, no? Ayan, number 3. So, salin lang ulit. Number 3. Ayan. Ayan. Then, number 4. Ayan, itong number 4. Ayan, number 4. So, mapapansin nyo, pababa siya ng pababa. Kasi yan po yung pinaka guide niya. Ayan. Then, number 5. Ayan natin, number 5. Ayan. Napaka-simple lang ito. Sundan nyo lang, makukuha nyo rin ito. Then, 6. 6. Ayan. Ayan. Then, 7. So, yan lang po yun, mga kalata. Napaka-simple lang. Ang gagawin nyo lang, kung marunong kayo sa formula, sasalin-salin nyo na lang yan. 7. Yan. So, yan po. Yan na po yung mga ano natin. So guhita na lang po natin siya, no, para makita na po natin kung paano yung hugis niya. So yan lang.
Napaka-simple lang po. Sa mga Y transition, sa mga Y naman, ganun din, lateral. Gawin nyo lang yung pinaka-formula niya. Tapos salin-salin na lang kayo. Basta importante, di kayo magkamali din sa mga hati. Ano. Napaka-simple lang naman niya gawin. So, may idea na po kayo. Pag nakuha nyo na yung mga ganito, aalamin nyo na lang yung formula. Yan po kasi ang pinakasusi talaga yung formula na pagkukuha na natin. Kasi sa mga salin, marunong naman na tayo. So, yan na po siya. Yan na po yung kanyang dahon. Dahon ito. Ito. Yan mga yan, dahon niya. Yan. So, yan. So, bago ka sa channel ko, subscribe ka lang para makuha mo pa pa yung mga ibang fittings. So, pattern mo lang to sa apat na piraso. Then, biloodin mo na siya ng mga ganito. Ayan. Then, yung pinakapangapat mo, hatiin mo lang sa gitna. Hatiin mo lang to, cut mo lang to. Ayan, yan na yung gagamitin mo para dito, tsaka dito, side. So, napakalinaw po ng layout. So, dagdag kaalaman na naman po sa inyo. Ngayon po, salamat po sa mga sumusuporta na solid dyan, mga kalata. Stay at home na lang po muna tayo ngayon dahil matatapos din pong quarantine na to. Sabay-sabay lang natin ipag-pray na makaano na tayo. Maging malaya na para makabalik na tayo sa mga trabaho natin. Kasi ang hirap. Lalo na sa mga arawan ng sahod. Napakahirap. So, yan po. Salamat po.